Hello po, magandang araw po sa ating lahat. So, yan, babalik ang workshop fix repair. So, may job tayo dito, nakita nyo na. So, this is a Gigabyte. Ayan, so, sa mga nanonood sa atin, so, welcome sa, to my channel, Workshop Fix Video Car Repair, okay? Sa mga bagong salta pa lang na hindi nakapag-like, like nyo na po yung... like nyo na po, then nag-subscribe na rin po kayo. Then, click nyo na rin yung notification bell para updated po kayo sa ating mga ina-upload na video. Okay? So, meron tayo ditong hire-repair ngayon. So, tingnan natin kung magagawa natin to. So, we try to fix this GPU. This is RTX 3090 Gigabyte from Gigabyte. Ayan. So, show ko sa inyo. Ito siya, guys. So, hindi ko na pinakita yung box kasi may pangalan siya. So, hindi lahat ng customer ay gusto ipakita kanilang identity. So, ayan siya, guys. As you can see. So, wala nakalagay pero 24 GB siya, guys. 24. Wow! It's a high-end GPU. 24 GB. Wow! It's amazing. So, ang problem daw nito, base dun sa sinabi sa atin, minsan may display, minsan wala. Okay, first, we need to start the testing. So, let's check if shorted or not. So, para malaman po natin kung shorted or hindi. Para hindi masira yung ating motherboard. Okay, let's try. So, let's check PCIe 12 volts power rail. Okay, this is not shorted. Okay, you cannot see my multimeter. Okay. Let's try again. 12 volts PCIe, not shorted, and 3.3 volts, not shorted, it's present. So, you check another 12 volts external power supply. So, not shorted. Sensor. And, we have a problem here. So, maybe, as you can see, this is a diode mode, not a, you can see, this is a shorted. No, it's not a shorted, it's a open fuse. Yeah, as you can see, open fuse. Yeah, so because we have a reading on diode mode, as you can see, and the other is, okay, yeah. So we have 400 millivolts. This is a correct reading. But in the other side, 1.8 megavolts. 1.8 volts. So let's try to check first. So we cannot test this GPU because we have some issues. I found it. And I already see the problem. So this is missing tornillo. Yeah. As you can see, missing. So, siguro nagkabaliktad siya dito. Parang ano kasi yan siya eh. Yung type niya kasi, nakagawa na kasi ako nito. Nabaliktad siya. Baka nagkabaliktad. So check na natin yun. So baka nag-DIY siya. Check ulit natin. So para makita nyo. Yan. So, dahil doon sa kabila pumapalo, salip na ito yung kanyang, pero hindi eh. Talagang open fuse siya eh. Dapat kasi shorted. Ah, tama naman. Hindi siya baliktad. So, open fuse siya. Open fuse yun, paganyan. Check natin. Para nare-red niya is dalawang dual, nare-red niya ay dalawang diode mode. So, open natin. So, yan. Let's try natin ganyang position. Against the light kasi yung camera natin ay naka sa taas yung camera natin. Matake natin dito paganda kung against the light pa rin. Yan. So, ganito. So, yan. Inuubo pa rin ako hanggang ngayon.
Galing lang natin sa sakit. So, wala din siyang tornilyo dito. Ito. As you can see. So, walang tornilyo doon. So, ginalaw na rin siya. Binuksan na rin kasi nagpalit na rin siya ng thermal pad. Kasi napansin ko, dual na yung mga thermal pad niya. So, hindi naman yung natatanggal. Meron to dito ang tornilyo. So, remove natin. So, tingnan natin kung meron pa. So, na-remove naman na natin. I think I already removed. Okay, we try. Okay, bulaga. Okay, so, tanggal na natin. Okay. Okay. Wow. So, ang dami niyang ano. May moist na siya, guys. Sa paligtaran to. Ah, tingnan natin kung ano yung open niya. Pero sa nakikita ko, guys, ano to? Sa fuse lang ito. Sa fuse. Sana easy job lang para easy money. Okay? This is a expensive GPU, high price. It comes to repair, you know? So, try natin. Ito 'yon. So, ito 'yon. Dito 'yan. Yan. Tapos, liban tayo kabila. Okay. Ano pa rin siya hanggang doon? So, ibig sabihin. Ito ba? Sa kabila. No? Ayun. Siguro ito nga. Oh, yan. Oh. As you can see. So, microscope natin para makita nyo. So, support. So, yan. We have a fuse over here. So, I think this is a... Okay. So, kaya nasasabi nung ano, ang pang problem kasi nito. Excuse me, guys. So, ang sabi kasi ng customer, minsan may display, minsan wala. So, I think ito yung issue niya. Nag-bloated siya. Possible nito, either short circuit. So, inspects natin siya. So, tingin ko wala naman akong papalit ng thermal pad kasi bago yung thermal pad nito. Maka nagpalit siguro siya ng thermal pad tapos nagkaroon ng short circuit. So, remove ko muna pala lahat yung mga tornilyo. Para makita ko rin yung ilalim. Yan. So, remove natin to. Ang dami lang tornilyo ng mga ganito. May ano na rin siya dito, guys. Meron natin siyang hinang. Ayun, no? So, meron natin siyang ano eh. So, hindi ko alam kung anong ginawa. So, napagawa na rin siguro. Ay, lang yung tornilyo. Mamaya na. Ilagay mo lang dun sa ano para malamig. Okay, merienda time. So, what is the... Okay. Wow. So, ayos, oh. Ayos, ganda ng tirada niya. So, yung ginawa niya, parang sakto, ayos, ah. Two, ano siya, dal isang 1M yata, or 0.5, 0.75. So, I'm not sure. Pinagdoble-doble na lang niya, guys, yung ano. Nagkakadali niya. Ayos din. Yan, ano lang nito, guys. Ang para sa akin kasi. Ito, pwede nating... Itong plate na to, back plate. Pwede natin sa VRAM. Pero di ito, sa recommendation ko siya, guys. Wag na natin siyang idikit sa ganito. Kasi, heat,
umiinit to eh, nag-overheating ito eh. Yan, saka ito. Para yung lahat ng temperature niya nandito, galing sa taas, pumunta na lang sa heatsink. Kasi may blower naman yung heatsink eh. Ito kasi yung backplate po natin eh, wala tayong ano, blower. So, parang pinaka-heatsink na lang yan dapat nitong VRAM ng mga to. Yan, para hindi mahirapan yung kanyang VRAM. Kasi mahirapan niya gawa nito. Pero dahil ito yung design na may-ari, so wala tayo. Hindi ko yung babaguhin kasi yan yung design nila eh. So, tatanggalin natin ito. Kasi, yan, mahula. Okay. So, so, tingin nyo, hindi naman siya shorted eh. Wala akong nakikita ang shorted. Oh, ba wala yung kanyang ano dulo. Ah. Mayroon akong napapansin dito, guys. So nakikita ko yung dulo ng kanyang ano. So I'm not sure kung sigurado ako, guys, ha. Ano siya? Kasi yung dulo niya, yung dulo ng thermal pay, dulo ng ito. Ng kanyang GPU chip, wala siyang thermal paste. So, napansin ko kasi itong kanyang ano, yan. Oh. Hindi siya lumalapat. Siguro mataas ito ang kanyang nilagay na ano. So, hindi ko sigurado ha. Excuse me. Kung sa tornilyo o sa ano. Pero, I think kasi pag ganun, masusukat mo lang din naman yan kung mali yung paglalagay mo nito. Ay sa temperature. Dapat hanggang magkakaroon lang siya ng temperature hanggang 83. Pag over kasi siya, pag nag-90 degree, so ibig sabihin nakaangat po yung GPU chip mo sa heatsink. Yan lang yan para matitik mo. Yeah, so I think maganda yung ginamit niya na ano, thermal paste. So kita ko pa lang, tingin ko pa lang, maganda klase. Hindi ko alam kung anong brand. So, ang ano lang naman natin dito ay so ito lang. CPUs. So, tingnan natin siya. Napakita ko sa inyo kanina. So, ito yung may problem sa atin. So, itong fuse na to. So, yung pagliban, yun yung may problema niya. Wala akong nakikita ng ano, damage. Parang may burn sa ilalim. So, I'm not sure. Pero, ano siya? Damage na siya. Nag-change value na. Itong resistor na to, guys. Ah, resistor. Itong fuse na to. CPUs. Ang problem lang, wala akong CPUs. Pero, I think this is a 10 ampere. So, papalitan natin yan. May 10 ampere naman tayo dito. CPUs. 10 ampere yan, mga ganyan. Palitan natin ang 10 ampere. So, yung iba, guys, may na-repair kasi ako na ano. Meron akong na-repair. So, napakalupit ng tumira. Alam nyo bakit, guys? Ito, yung fuse dito, pinalitan niya ang laki, yung panglaking panghinang, yung solder lid. Inilagay niya isang buo. Hindi ngayon, hindi nasira yung fuse na nilagay niya. Na nasira yung GPU chip. So, may na-repair kasi akong ganun. Ganun yung ginawa eh. So, hindi po yun pwede. Hindi maganda. Salik kasi pumutok yung fuse mo. Hindi. Mas hindi na puputok yung fuse mo. Ang puputok na ay yung GPU chip mo. Kasi yung fuse, may current lang yan. May wattage yan. Kapag, ano, pag lumampas dun sa, ano niya, sa size niya, sa ampere niya, puputok yung fuse, guys, bago yung GPU chip. Ang problem, ang laki nung nilagay niya. So, ang ano, nasira is GPU chip. So, may na-repair kasi akong ganun. Ganun ang nangyari. So, hindi ko alam kung bakit siya nasira yung kanyang fuse, no? So, hindi naman po siya ganun karami itong GPU niya. Magamit may nakikita lang akong konti ng mga, ano, dust. Pero, hindi naman siya ganun karami. So, minor lang yung mga nandito. So, na-inspect lang natin bakit siya nag-change value yung kanyang resistor.
Kasi napapansin ko naman dito sa kanyang ano. Okay naman. Hindi naman masyado ganun karami. So marami lang siyang ano dito, plaques. Ito, hindi ko alam kung bakit. So, lilinisin natin siya siguro. May mga plaques siya guys eh. Hindi ko alam kung anong execution yung ginawa ng gumawa. So, ayan. So, may plaque siya dito, no? Ayan, no? Hindi ko alam kung bakit. Kung bakit. So, para saan yung plaques? Ah, meron dito to. Ah. So, ibig sabihin, galing siya sa repair siguro. So, pagkakasabi lang kasi nung ano, may-ari. Ganun. So, baka napa-repair na rin po siya. Okay, so tingnan natin. Angat natin itong ano na to. Pero wala siyang shorted. Wala siyang shorted, guys. Pero, ang masama lang nito, ay hindi nilinis. Hindi nilinis nung nag-repair. So, iba talaga pag hindi, ano, dapat professional dapat dumali. Hindi malang nilinis. Ayan, no? Taming, ano? Ayan, no? Karoon siya ng, ano? May mga plaque siya dito. So, baka ito, maaring na-repair. Pero nasira. After mga, ano, siguro parang ganon. Repair na repair naman siya. So dito na may mga nag-ano na siyang pins. Tapos ito, may isang line dito hindi binalik. So, hindi ko alam kung bakit. BLNO. So ang kinabit niya, BLNO yung kanyang mga MOSFET. Ang pinalit niya is yung AL00. So pares lang naman siya pero magkaiba yun ng wattage. So, marami siyang andito. Yan. Ang dami ah. Iba-ibang ano yata ginamit dito. Madumi to. Yan. So, may... Baka ito yung naging reason kung kaya nagbumigay yung ano. So, ano pa ako guys. Ililinisin ko pa to guys. So, katakot-takot na paglilinis ang gagawin natin. Ayan. So... Wala akong nakikitang issues na iba. So, yun lang nakikita kong issues. Yun sa fuse. Ayan. Wala akong nakikitang shorted na main power rail na 12 volts. So, wala naman. Okay, hindi naman siya shorted. Tingnan natin yung GPU chip. So, 12. Okay, hindi naman siya. Hindi ito GPU. 1 volt siya tata. So, this is mga driver to mga to. Pero pala ng size. R15, R15. So, hindi ko alam. Wala ko schematic, guys. So, inaano ko lang siya. Ito lang yung okay natin. Tapos, pagdating dito. Yan. So, open yung fuse. Pag ganun kayo sa tester, sa diode mode, open yan. Kasi, pag ginano mo siya sa ohms, salip na 0. Ayan, 4 point meg na siya. Lumaki siya. So, lilinisin ko muna siya, guys. Then, papalitan natin itong thermal. Palitan muna natin. Then, kiklining ko. Ayan. So, easy lang naman ito pagpapalit. This is a fuse. Pero, may gagawin mo ako dyan bago palitan ng fuse. Ang gagawin natin, guys, is talagyan ko lang yan muna ng ano, bago i-testing. Pero bago ko siya i-testing, lilinisin ko kasi may nakita ko so hindi siya maganda. Kailangan ko siyang linisin. So, tatanggalin ko itong nilagay niya na. So, I think maganda yung ginamit niya na ano. Thermal paste.
Laki lang ng chip na ito. Kailangan lang ito. Malinis masyado. Kasi pag nilagyan natin ang lacquer, fluor, alcohol, aagos kasi siya. Yan. Mapasok sa ilalim ng GPU chip. Okay, dapat malinis na malinis siya. Ayan. So, lilinisin ko lang po ito, guys. So, update ko kayo later. So, problem lang nito ay fuse lang po. Sa fuse po dito. Ayan to. So, I'm not sure kung fuse lang, pero yun lang papalitan natin. So, yun lang naman na nakikita kong problem sa ngayon. So, linisin ko lang. Linisin ko lang siya dun sa blower. Okay, update ko kayo later. So ito guys, nalinis na natin siya. Nalinis ko na 'yan dito. Yung blower ko na doon. So set up na. Then nilagyan ko lang ng konting kawad doon guys, na maliit na kawad. Asa na 'yon? Tapos bago ko siya lagyan ng fuse. Ayun. Sa labing kawad na pinalagay. Ito. Tumalit na kawad. Ganito lang kaliit. Maliit lang 'to, hindi ko alam kung ilang ampere 'to eh. 1.0 mm. Ang size niya. Ha? Yun ang nakalagay. 10 mm. Di da 0. 0.10 mm. 0.10 pala guys. Yan. 0.10 mm. Yun yung nakano eh. Burado na kasi. China. Chinese lang. Tagal ko na binito. Tagal ko na gamit. Marami nang nagamit. So, ito testing natin siya kung may display siya guys. So, abang lang natin. Mabilis lang pag testing kasi this is overheated GPU. So, gamit tayo yung temperature. So, ano yun natin? So, power on ko. Power on. Then, check nyo sa temperature, guys. Yan. So, yan. So, tingnan natin kung may display. Bench. Saan ba ang DC bench natin? Doon. May display ba siya? Naku, walang display. So, wala siyang display. Okay. Pero nag-on yung ano niya. So, power off natin. Bakit kaya siya walang display? So ito yung thermal scanner natin. Ah, thermal camera. Nag-overheat naman yung ano. So, check natin kung anong mga missing. So, tingnan natin. Kasi baka nagpuprotect kasi yung ganitong ano eh. Klase ng GPU. So, nalinis ko naman na siya. Tingnan natin sa ibang port. Baka sa port lang. So, bagong linis siya eh. So, tingnan natin yung mga fuse. Baka open. So, fuse. So, okay naman. Buo dito. So, fuse dito. So, okay naman. Tapos dito, nilagyan ko ng wire. Hindi naman siya naputol. So, medyo mainit lang siya guys. Pakalmahin natin siya. Siguro may sensor kasi itong ganda eh. Mga high-end GPU kasi. 3090. So, minsan kasi pag hindi yan naikot yung mga fan, may mga sensor protection yan. Talagang hindi yan mag-on yung mga voltages niya. Para maproteksyonan yung kanya mga ICs. Kasi ito programmable ano siya eh. Nakaprogram ang mga ano nito. Firmware. May firmware ito. May ganito. Firmware siya. Kaya pag napalit ka nito ng halimbawa isang piraso, halimbawa dalawa, tapos napalitan mo na, kompleto na yung supply niya, pero hindi pa rin siya nagdi-display. Minsan nade-damage yung firmware ng mga malalaking ano niya, controller. Yung mga firmware sila eh. So, ganun na nagiging cost niya. So, testin natin ulit. So, mabilisan lang testing ito. Check natin. So,
Try ulit natin, ha? Okay naman yung ano eh. Baka connections lang. So, let's try again. Okay? Okay, as na connection. PCI natin. Chiko nga. Baka ano. Okay, power natin. Power on. Yan. Tingnan natin kung magdi-display. So, wala pa rin display. Wala tayong display ah. So, power off natin. So, bakit kaya siya walang display? HDMI. Try natin sa HDMI. Kasi may nakalagay dito. Nakalagay kasi dito. Hindi naman dito. Sa chat niya. So, hindi ko mapakita yung chat ng customer. Sabi niya kasi. Issue niya. No display. Minsan mag-o-open kaso mamamatay din agad. Yung GPU. Pero, ayun. Pero, ayun. Namamatay din daw agad. So, check kali natin. HDMI naman. Let's power on. So, bakit kaya? Ayan, may display. So, tingnan natin. Kaya siya, may display naman. So, mataas ang temperature natin na 43 degree yung ating VRM. So, ayan, may display na siya, guys. So, simbolin ko lang siya. Then, check natin kung anong issue pa, kung good na. So, yan lang yun, guys. Papalitan lang natin ng fuse. Okay, power off natin. So, tingnan natin kung mayroon pang ibang issue. Yan. So, lagyan lang natin ng fuse para sa kanyang protections. So, lagyan natin ng 10 ampere. Okay? Oops. Sana magawa natin, mag-okay. Sana fuse lang. Si mayroon lang ditong ano eh, sa dulo niya. Hindi ko alam bakit binypass siya nung nag-repair. Excuse me. So, mayroon dito mga pads. Hindi niya binuo. So, hindi ko alam kung bakit. So, may pad siya dun. Tapos, hindi niya na binalik. Kita niyo ba? So, yung pads dito. So, ito. Capacitor. Ano? So, wala dito. Iba yung design niya eh. Wala lang tayong kopyahan. Pero mayroon siya nakalagay na piyasa, I think, dito. So, mayroon siyang ano eh. So, hindi ko alam kung binaypass niya. Baka sakaling gagana o ano. So, hindi natin alam. Mahirap lang ito, guys. Wala schematic. Pero sa tingin ko, capacitor dalawa. Dito. Saka dito. Hindi ko lang alam itong ano na ito. Isang may hole dito eh. Kung para saan siya. Binypass eh. So, kasi yung pin 1, naibuta siya eh. Dito. Hindi ko lang sigurado, guys. Kasi, so, kung ito siya, may resistor. Resistor dito. Excuse me. So, kung ito siya, lahat papunta doon sa pin 1. Kasi lahat may pupunta siya ng pin 1 eh. Pupunta ng pin 1. So, dito kasi may big capacitor na may malaking punta sa pin 1. So, hindi ko alam yung nandito.
So maganda nito may toner eh. Kaya lang, so hindi ko alam kung ano nakalalagay. Pero nagdi-display naman siya. So let's try. Palitan natin yung fuse. I think may ano siya eh. Subukan natin guys. Kung mayroon ba talaga siya. Analyze lang natin sa iba. So dito. Capacitor. Baka capacitor. So hindi natin sigurado eh. Kasi halos kasi yung design ganito eh. May resistor sa capacitor. Resistor, capacitor, halos ng design lahat ganun eh. Capacitor, resistor. So dito, dito sa side na to, may nawawalang resistor eh. So, saan ba siya? Kasi dito, aha. Kasi kung dito, sa resistor, sa malaki kasi may galing na capacitor. So, malaking yan dito, may galing na capacitor. So, capacitor. Tapos, puntang pin 1. So, hindi ko lang papuntang ganun. No, tama. Papuntang pin 1 dito. Excuse me, guys. So, ina-analyze ko. Kasi meron siyang missing capacitor. Ayan, papunta dito sa hole siguro na ito. Kasi wala naman ibang hole kung ito dalawa tapos may isa. Dalawa tapos isa. So, may analyze natin. So, katabi. So, may sa likod dalas capacitor. Tapos ito. So, I don't know kung ito capacitor din o resistor. Kasi dito may dalawang resistor. Okay. Tama ba? Dalawa. Pin 1. So, pin 1 may butas. Okay, hindi ito. Continue eh. Ito resistor. Puntang resistor. So, mayroon pag-analyze ng ganun. So, palitan na lang natin ito. Yung nilagay ko dito ang fuse. Lagyan natin ng flux para maganda. Dapat pag naglagay ka ng flux, tatanggalin mo siya. Kasi pag hindi mo siya tinanggal, ganun yung mangyayari. Baka possible magkakaano ng ano, short circuit. Well. Oh, tanggalin natin via solder braid. Hindi kita. Tikwas na yung ating board. Okay. Pasensya na kayo ko inuubo. Nagagaling lang natin sa sakit. So, lagyan natin siya ng 10 ampere. Kasi 10 ampere to eh. So, meron ako dito ready na 10 ampere. Okay, nice. Okay na siya. So, simbolin lang natin. At i-test natin.
Tinisin lang natin yung flux. So, gamit tayo ng bulak. Ano? Cotton buds pala. Ah, ano ba? Bulak nga. Okay, wala na tayong ano. Testing na natin. Simbolin ko lang ito, guys. Update ko kayo later para mapabilis yung ating pagre-repair. Okay? Simbolin ko lang siya. Nakapo. So, meron tayo, guys, na malaking pinoproblema dito sa ating nire-repair. So, bukod dun sa yung fuse niya ay nag-change value, nag-open. Ano ba tawag dun? Open niya, open. Kasi dapat shortage siya. Bukod sa nag-open yung fuse. So, may display naman nga siya, guys. Kaya lang ang problem. Meron tayong big problem. So, no schematic, no board view. Okay? For that model. So, I already searching the model of this Gigabyte RTX. So, ang nakalagay ditong model ay Gigabyte RTX 3090 Vision OC 24G. So, wala po siyang schematic, guys. Mayroon kasi dun sa parang sa Russia. Kaya lang, nagsubok na ako. Maraming business na may account na ako. Kaya lang, hindi ko ma-download. Hindi ko alam pa paano. So, maraming mga binibigay ng mga subscriptions. Pero mahirap. Ayan. So, malaki nga yung problema natin kung mare-repair natin to o hindi. So, this is a expensive GPU. 3090. So, worth of na 90 to 100K o 80 to 100,000. So, yun ang isang problem. So, galing na siya sa repair. Nalinis ko na siya. Natanggal ko na yung mga flux. So, ngayon, we have a problem dito sa nasunog na to. This is a DRM VRM MOS. VRM MOSFET. Okay, guys. VRM MOSFET. So, ang problem niya, guys, ay nagdi-display. Shortihan, siguro ilang restart, mga 10, 5. Ganyan. Pag pinower mo siya. So, masisira yung hard disk, masisira yung OS mo, yung program. Yun yung problem natin. So, ngayon, I'm thinking how to solve this problem. This is a big, big problem. So, kinakausap ko yung customer, pero hindi pa kasi siya nagre-reply. So, ito yung may malaki tayong problem. Kung paano natin ito masusolusyunin. Yan. Kasi mahirap, hindi natin siya mare-repair, guys. Yun ang problema natin. Oops. Sa problemang ito. Ang mangyayari, maghahanap or bibili ng impormasyon. So, yun ang kailangan natin gawin. Kasi, sa tingin ko, ay nahirapan tayo ngayon kumuha ng impormasyon kung paano natin siya masusolusyonan. Lahat kasi ay binibenta, din lahat ay pinagbibili. So, 24GB siya, DDR6. So, latest version na siya, guys. So, hindi ko alam kung anong gagawin ko paraan. So, magmamagic ako, magic. Ayan. So, the problem is missing parts. Base dun sa ano. So, hindi ko alam kung anong ginawa. Dahil ito ay galing na sa repair. Galing na siya sa repair, guys. So, masyadong mahirap yung decisions about this problem. So, tingin ko may epekto itong nawawalang pads na ito dito. Ayan. May epekto yan. Kasi this is pin 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. So, 7 yung nandun sa kabila. Wala yung dito. Ano kaya to? I think may problem yan dito sa ano. BRMs. Ang ito.
Si Bill, no? This is BRM. So, AL00. Ito ay Alpha yata. Paras naman siya. Pero, may difference dapat siya. Magkaiba. I think magkaiba yan. This is Ampere. Ang pinagkakaiba ng dalawa na to. Yan. BLN. BLN. N BLNO. BLNO yata yan eh. Tapos AL on. Magkaiba yan ng ano eh. Ng ampere. Yan. Ohms and ampere. So, bagamat halimbawa 30 volts o 5.2 to 30 volts, same siya in trans. Pero yung ohms niyan at saka yung tinatawag na RDS on. RDS on. Mayroong ohms yun. Minsan mataas, minsan mababa. Magkaiba yan, guys. So, bagat same function, same entrance, same voltages, output. Pero yung may effect yan, guys. Pero ito na yung nakakabit, so wala na ako magagawa dito. Ngayon, ang problem natin ay these pads missing. So, mapansin nyo na may tultuldok na yan, guys, yung butas. Hindi ko alam kung para saan yan. Yan yung isa nating issue. Pero sa tingin ko, guys, kung titingnan ko lang, eto kasi, yan, ito tatlo. So, hindi ko alam kung connected siya dito or, so, testerin natin, guys. Gagawa natin ang paraan. So, identify natin siya. Kung saan siya connected. So, buzzer siya tayo, guys. So, ayan, tumutunog naman. Okay, so, hanapin natin yung connection nito. Okay, ibig sabihin connected siya dito. Tapos, connected din siya doon. So, ibig sabihin, may hole kasi siya dito, ito. So, hindi ko alam kung saan papunta yung hole na yan. Pero, I think this is a 2-capacitor. This is a 2-capacitor. Siguro connected itong isa na ito tsaka dito. So, I think, check natin. So, hindi siya connected. So, mali ako. So, how about that? So, not connected. Okay. Ako natanggal. So, siguro baka tanggal lang. Okay. This is connected. Okay. Ibig sabihin, kung ito ay 43. Okay. So, ibig sabihin itong line na ito ay connected to each other. So, dito, ano ba to? Check natin kung connected to. Okay, connected. Ibig sabihin, dulo to dulo, ito, sumula dito. So, kita ba? Ito, itong dalawa na itong dulo ay connected dito. So, ito, at saka ito, at ito ay connected. Then, yung may, meron siya dito, na ibig sabihin, itong dalawa na to, ito, yan. So, hindi ko lang alam kung saan siya papunta. Yan. Kung hindi siya connected to each other, yun lang yung isang issue. Pero, dito kasi, itong isa, ay connected dito. So, hindi ko guaranteed. Medyo nahihirapan ako, guys. Kasi kung ito, dito kasi wala siya. Kasi bagay, ito ay so, medyo nahihirapan lang tayo mag-decision. Ayan. Kasi kung dito, ito ay connected dito. At ito ay connected. Ibig sabihin, may hole siya dito. Either may resistor. So, I don't know. Pero, kailangan ko siyang i-analyze. So, sa tingin ko. So, yun lang yung malaking isang issue. So, connected naman dun. Kung ito pagbabasihan, BLNO. Tingin ko kung dito. So, full ito. Punta na connected dito. Kaya lang magkakaroon ng problema. Either short circuit or damaging item. Damage. Madadamage na yung. Pero, kailangan natin sumugal eh. Ito kasi yung pinakamahirap na bahagi. So,
So ito ay connected to each other. So ito connected dito. Yan, to dito. To dito. So ngayon itong dalawa. So yung isa ay connected dun. Itong isa ay hindi connected. So yung mahirap lang siyang alamin. So so hindi ko alam kung paano gagawin. So yun yung mahirap. So subukan nating maghanap ng ibang modelo ng bibili tayo ng schematic. Kaya lang, wala tayong available na schematic na according to my research. Ayan. So research guys. Ayan. According to my research. So ang 3090 series na gigabyte versions, so meron siyang available na excuse me. Base lang sa pag-ano ko. Ito kasi siya, screen, ano natin siya. Excuse me guys, pasensya na kayo, inuubo ako. So, ito siya. Screen. Ayan. So, ito yung, ano, naka-screen na ba? So, sala, bench, ano pala yan? Screen, ayan. Ayan. Ito yung sinasabi ko guys, is DB. DDB. Actually, na-try ko na to. May PayPal naman sila. Pero hindi na gano'n sa PayPal eh. Hindi ko alam kung paano maka-download dito. I'm trying my best. So, dito kasi, base dun din sa research ko. Excuse me, guys. So, Eagle lang yung meron. Eagle. Yan, saka Auros. So, three brand lang. Eagle and Auros. So, yun lang yung available. Ito isa, iba siya eh. Yan, wala naman nakalagay kung Nvidia o ano. So, yan. So, hindi tayo makakabili. So, ito yung ngayon hanapin natin. Ngayon, meron akong account guys sa iba, sa Tenexi. Tenexi Indonesia at saka Binapix. So, doon ako bibili. Ayan. Okay? Dahil ano, walang ibang no choice. So, doon lang ako may plan na libre. So, doon ako bibili. So, 100 RUB siya. Katumbas, this is Russian Ruby. Ruby. So sa price natin is piso na dahil sa sanction ng US at ng European Union sa Russia. So yung pricing ng dollar natin, dollar to ruby, is $1 to 1 ruby. So yan. Philippine dollar to Philippine peso is equivalent to 1 ruby. Ayan. So hindi ko na ipapakita guys. So bumili kasi ako ng ano. Wait lang guys ha. Open ko lang yung ano. Bumili ako dun sa, naka-plan ako guys. So, 5,800 ang ating plan. Yeah, sa madaling salita. Sa Tenexi. So, ito siya. Open ko na siya guys. Okay, yan. So, we have, yan. So, so ang binili natin ay ibang series. Pero I think this is the same. Hanapin natin kung parehas siya. Okay? Excuse me guys. So, kasi pasensyahan nyo na, inuubo ako. So, ito siya. So, share screen natin. So, medyo nahihirapan ako dito sa nire-repair natin na to. Pero, we try. Ito siya. Ayan. So titingnan natin yung so lipat ulit tayo. So mayroon dito, basihan natin. Dito yung isang VRAM tapos tatlo sa taas. Base dito sa ano screen, ayan. So ito yung nasa baba. So baligtad siya, no. So ngayon, dahil ito yung hinahanap natin dito sa side na to. So ito siya. Ito yung tornilyuhan. So lakihan natin. Tapos ito yung MOSFET. Ayun. So base dito sa mahirap mag-transfer ano guys. Ayun. So ito siya. Ito. Tayo yung MOSFET. So ibabase na lang natin siya doon. Kung magkamukha ba siya or parehas. So titingnan natin. So ito yung paraan.
Na kung mare-repair natin siya, kung ito yung problem, may solutions. Naka-share screen ba tayo? Okay, naka-share screen. So, ito yung hinahanap natin. This is a connected. Okay, yan. Yan. So possible, connected naman siya sa, ano, dito, sa pin 8. So, ito yung nawawala natin, pin 8. Tapos, mayroon ditong hole na nawawala. So, siguro, natanggal na halit kasi yung pads. So, may pad siguro dito. Ayan, pin 8. Ibig sabihin, connected siya dito. Capacitor. Ang capacitor natin ay 0.1 UF. So, yan yung ating kailangan. So, pwede tayo niyang kumuha, guys, sa version na ganito rin. So, 0.1 UF din naman sila. Ayan. So, ayan. Lipat na tayo, guys. So, okay. The value nito is 0.5 UF. So, itong pads, ito, dito tayo magbabase. I think magkamukha siya, guys. Base sa aking analyzation, so magkamukha siya. Kasi yung dito, kung babasehan natin dito sa taas na to, ito yung isa, tapos ito yung isa. Di ba? Ito ay connected. Ayan, mapansin nyo. Ayan, connected. Tapos ito, wala siya. Yung pin 8 niya, so connected lang dito, tapos dito hindi connected. So, pero dito sa area na ito, sa baba, so I think connected siya. Ayan, to each other. Tapos yung hole, sa tingin ko connected din siya dito. Okay. So, yan yung ating gagawing solutions dun sa ating nire-repair. Ano? So, yan. Bumili tayo sa ating planning. Kaplan tayo sa Tinexi at saka Benefix. So, yan. So, i-charge natin yung customer ngayon. Siyempre. So, pili lang naman siya. Either bibili siya ng bagong GPU na worth of 80,000 to 100,000. Or dahil siguro bumaba na yung price nito. Pero nung mga presyo kasi ito nung mga kapanahunan ng sa ngayon na 4090 na nga, series ngayon, 4090. Excuse me, guys. Yeah, 4090 na ngayon yung series ng mga ganitong mamahaling video card. So ito naman nung kapanahunan ito, mahal nito. So I think yun yung aking gagawing solusyon. So magli-layout ako ngayon, guys. Sa tingin ko, may effect kasi siya, guys, eh. Hindi kasi siya... base kasi dun sa ano, susubukan lang natin. Wala naman. No choice kasi. No choice tayo. Yun yung ating best solutions. So, tatanggalin ko to, guys. Ayan. Tapos, mag-a-apply na lang ako ng rewiring. So, yun yung gagawin natin. So, mas mahaba-haba yung video natin to, sa tingin ko. Ayan, so kailangan natin ng pass heating element. So try natin ng 75 ang air at tapos perfect na ay sala. Ayan. Perfect ba? Ah, naka-pull. Okay. So babaan natin. So 500 tapos 75. Okay, 70. 70 ang air. So, tanggalin natin to. Okay, recording pa tayo. Minsan kasi nagsasalita ako na recording. Okay. So, ating exhaust. Ayan. So, kailangan ko natin siyang tanggalin, guys. So, ito yung, ano, siguro, pina-repair dun sa nag-repair. So, hindi siya nadali. This, 1R8. This is 1.8 ohms. Ayan. So, kailangan natin pass heating element. Kaya naka-full speed tayo sa 70 ayon. So, sana ma-repair natin to. So, yung pad na missing. So, hindi kasi ginamitan nung tumira. So, tayo yung gagamit. Susubukan natin. So, matagal lang ito matanggal kasi hindi yata tinanggal nung nag-repair yung ano eh, original solder. Yun yung matigas. So, matagal yan. 500 tayo, guys. Oh. So,
So yung pads yung dito, ito itong hole na to, hindi niya binalik eh. Hindi pati masyadong dikit. Hindi siya ganun kadikit, guys. Kasi hindi niya tinanggal yung original solder kaya na. Ayun. So, ayan. I see. Dahil yung lahat ng pads sa ilalim, guys, ay hindi binalik. So, makikita nyo ba? Ayan. So, kung hindi ko siya pala tinanggal, di hindi ko malalaman. Ayan. Papansin nyo. Ayan, no? Hindi siya tinanggal. So, connected siya dito, eh. Tapos yung pin 8 sa pyesa. Check natin. Ayan. So, ayan. Yung pin 8 ay walang connections. So, dapat may connection din siya. So, gagawa natin ang paraan. Subukan natin. Excuse me, guys. Ayan. So, susubukan natin yan kung anong kaya natin gawin. So, yan siya eh. Yung pads na yan. Ilalim. Tanggalin lang natin yung ano para hindi tayo mahirapan. So, medyo mahirap pero kailangan pag sumikapan. Siyo natin yung ating pinakamalaking panghinang. Kasi kailangan nito ng mataas na temperature. So, ayusin natin ito capacitor at mukhang umuga siya kanina. Ayan, tanggal na nga po. So, mainit. Oops. Mainit yung ano, hindi ko matuunan. So, check natin. Oop, okay na. Medyo mahirap lang ito dalihin. Oops, hindi maayos yung mga ano pala na ito. Yung mga kabita, no? Hindi siya mga hinang niya. Hindi maayos. Ayan, so, ito yung ating aayusin. Hindi niya to ano binigyan ng ano eh. So ito naman alam natin na base dun sa research natin, this is a ground. This is a ground. Yan. Kaya lang bagamat siya ay ground, ano ba yung ano niya? Kasi may sense kasi ang ano eh. Nagsisense kasi yung ating so ground yung nagpupul yung ito. Nagpo-pull. Yan. Pull to ground. Tapos dito sa ila. Wala tayo sa recording. Inaubo kasi ako. Medyo may problema pa eh. Ayan. So, yung inaayos natin ay ito. Ayan. So, ito naman kasi mga to ay connected naman to each other. Ayan. Ayan, so, tapos ito. Siguro ground to eh. May connections kasi itong mga to. Yung bang ano, nababawasan.
Halimbawa, yung kanyang karon siya ng resistance to ground, parang ganon. So, testerin natin yon kung siya nga baga eh, ground. So, alam naman yung gumawa siguro na ground nga naman siya. Ground naman nga siya. Ano naman. Na problem kasi yung IC ay kailangan mag-connect. Okay, so try natin. So, kung nga siya ay ground. Kailangan kasi ground. Parang connected naman siya. Yung mga ground na yan. Okay, hindi siya ground. Actually, hindi siya ground, guys. So, hindi siya ground. Okay, hindi siya ground. So, kailangan ko siyang linisin. Painitin ko lang. Okay. Ground ba yun? Parang hindi. So, check natin guys ha. Parang hindi siya ground. Baka nga BCC yata ito eh. I'm not sure ha. So, hindi ka pa na ano yung nabubuyo ang ating schematic. Ang data sheet pala. I mean. Hindi ka pa nabubuyo yun eh. Schematic. Yan. Hindi pala siya ground, guys. So, ibig sabihin, ito ay connected dito. Tapos may capacitor, may layer. So, hindi siya ground. Akala ko ground siya eh. So, anong pin 8 dito? Anong functions? Pin 8. So, 12 volts. Okay. This is a 12 volts. Tapos, check natin. So, yung resistor ay ground. Oh, ground pala yung resistor, guys. Papunta siya ng ground. So, yung 1.8 na ohms na resistor, so dito, ay, hindi pala, ano, ito, saan ba ako? Naka-microscope ako eh. So, ito ay, I think, nasa, yan, ibang bulb, BDD, MSBDD. Okay, MSBDD. So, yan. So, ito pala, ay, guys, ito ay, yan. This is a ground. This is a MSBDD. Ito. So, ibig sabihin, ito pala ay 12 volts pala tong rail na to. Ngayon, naputulo siya. Hindi kininok dito, pinag-connect-connect. So, yun yung isang issue. So, yun pala yung gagawa natin ng solution ngayon. Hindi niya pala pinag-connect. So, baka na mayroon siyang sense. Kasi may mga ano to eh. Firmware, may mga sense, current sensing. Yung kasi yung isang issue eh. Baka ito yung isang issue. So, tingnan natin. Yan. So, sana magawa natin. Medyo mahaba lang ang oras natin. Pero, subukan natin. Tsagain. Yan. So, sunog siya dito eh. Butas na rin pala to. Hindi ko lang alam kung may ibang layer na na-damage. Ayan. So, 12 volts pala siya. Ayan. Paano ko, iniisip ko paano ko lilinyahan. Magagawa natin yan ng paraan. So, 12 volts. Medyo malaki pala yung pads. So, ito siya. Itong ilalim na to. Tapos, lalagyan natin doon ng ano. Para sa kanyang
pin number 8. Subukan natin kung ano magagawa. Saan tayo magsisimula? Sa loob. So, yung wiring. Lagyan natin to ng okay. Ayan na yung solutions. Medyo mahirap lang siya. So, kailangan natin siyang tsagain. Okay. Oops, tanggal. Ay, mahirapan ako ah. Kailangan pads. May pads ako dito. Tingnan ko ako kung pegaan na to. May binila ako dito ng ano eh, relife pads. Masyado pala itong maliliingit. Hindi din pwede. Talagang kailangan maglinya. Kailangan natin talaga siyang linyahan, tsatsagain. Yan. Ba? Padikit ko siya, guys. So, napadikit ko siya.
I-rewire lang natin to. So, kailangan ko lang siyang i-rewire. Tapos, pag yan ay naiayos ko na, tsaga-tsaga lang. Yan. So, pasipitin natin yan ng solder mask.
Tingin nyo ba guys, kaya natin yan? Medyo mataas-taas lang siya ng kaunti, pero kaya yan. Nipis lang na soldor mas ang gagamitin. So, dito yung magiging pinch niyan. Kasi yung ano, mayroon naman sa ilalim. Solder mas. So, uti na tayo. So, alanggal 6 lang tayo. Sana maging okay. So medyo nakaalbok lang yan ng kaunti guys, pero walang problema. Dali yan. Madali ang gawa ng paraan.
Tanggalin ko yung hinang na nakaalbok. Ayan. Dito, apply tayo dito na hinang para sa pin 8. Yan. So, pin 8 siya. So, hanap ako ng SIM board. Meron dito eh. Sa Gigabyte din. So, capacitor. Kuha lang tayo ng dalawang capacitor. So, meron dyan. Yan. Kabila na. Pwede yan. Yan. I-all in. Yung ginawa, yung ginamit. Yan, no? Yung ginamit nung nag-repair. A all N. Sa D, ano? DRBMS. Yan. So, isa. Tapos siya nasa kabila. So, Gigabyte din. Ang ano nito. Sa big chip din siya. Ang hirap ng ano. Meron kasi dito, oh. Merong ano. May hirap ilagay. Okay. Nice, connected to each other. Yeah, so okay na yung unang bahagi. So dito naman. Ano naman 'to eh, magkakatabi. Ito
sa mga to. Tapos ito, magkakatabi din tong apat na to. Kakatabi yan. So, pagana kaya natin ang perfect? Kaya masasabi ng subok. So, this is ganyan position. Subukan natin kung ano magandang result. May magandang result o wala. So, may sikreto pa dito isa. Yan. Palagi ko siyang ginagawa. Para hindi ka mag-apply ng Lumelt Solder. Sa ano, hindi ka na maglagay ng yung ano, yung malambot na plaques. Ah, na ano? Tawag dito? Solder... Ang tawag ba dito? Solder paste. Yan. Para hindi ka na mag-apply ng solder paste, so ito lang yung ilalagay mo dyan. Yeah. Oh, need to solder paste. Sa tagilira. Ano lang yung gagawin dyan? Yeah. Okay na yan. Okay, so ganyan ang dapa. Sana maging okay. Ay, ilig lang yung kamay ko. Sipatin ko lang yan. Sipatin lang natin. Kung pantay yung alignment. Okay.
Ano ka namang pantay? Para maidikit na natin siya. Hindi masyado makita. I think pantay na siya. Sakit, init. Init. Ayan. Oh, dikit na siya. Sakit, ang init. Malakas yung gamit natin na hatir eh. Tapos, re-retouch ko na lang siya. Ouch! Sakit. May init yung kahoy. Parang nababagpasmado ako ngayon ah. Bakit parang nangingilig ang aking ano? Kamay. So, okay na ang kamay ko before. Diba parang pasmado tayo ngayon. Ouch! Init! Init yung PCB. Okay kaya to? So, tingnan natin. Saan ang aking... Sana gumana. Medyo malaki pala yung IC nito. Sana'y magiging success. Ayan, so palamigin ko lang siya guys. Ayan, kailangan lang natin siyang palamigin. So ito siya guys, na salang na natin. So testing natin ngayon siya kung
Bale guys, pinalitan ko na rin pala siya ng IC. Kasi according to my research, so may difference sila. Sa ampere, magkaiba. Malayo yung difference, tapos sa redons. So pinalitan ko na siya guys. Kasi para hindi magkaroon ng problema pagdating ng panahon. Or ano, baka kasi makadamage siya ng ibang na VRAM. Kasi may limit, may ano siya sa ampere, din sa ohms. Okay, so may difference siya. So pinalitan ko rin siya. Pinalitan ko na. Ayan. So, testingin natin ngayon kasi the problem nito ay pag pinower on mo siya, minsan may display, minsan wala. So, yun ang ano niyan. So, tingnan natin kung okay na siya. Okay? Base sa ating configurations, so lining configurations. Kasi ano yan, ano siya pala eh, be-in pala yung ano, yung hindi naayos nung naggumawa. So, ayan. So, tingnan natin. So, let's power on. Power on. Check natin sa bench. Tingnan natin kung magdi-display. Kung success ka ba. Okay, may display. So, let's power up. Okay. It's turn up. Okay. As you can see, this is turn up. Then, no skip. Yeah, no skip. Kasi, a problem kasi, pag pinower on, minsan walang display, minsan may display. Then, pag inop, then, pinower on again, walang display. Ganun siya eh. So, try ulit natin siya. Just power on again. Power on. So, let's check ulit. Check natin ulit sa bench kung may display o wala. So, pangalawa. Oops. So, testing. So, check nga natin kung lalabas yung ano. So, yan. So, meron. So, ganun kasi ang issue niya eh. Ganun din yung chat ng customer. So, hindi ko lang mapakita yung chat ng customer. So, privacy kasi yun ng customer. So, ngayon, try naman natin na palitan ng port. Baka naman pag pinalitan ng port, ay baka ayaw na uli mag-display. So, try naman natin. Ang ginamit natin ay existing is, tawag dito. Tawag dito. DP port. So, gutom na ako guys. So, OT na kasi. Hanggang alas 6 lang kasi ako. So, 7:10 PM na ngayon. So, inote ko siya talaga guys para matapos to. So, parang pagod na ako. Gutom na gutom na ako. So, ayan, tatry natin guys. No skip. Para yung kasing ano nyo eh. Gaya nung in-explain ko nga. Minsan may display, minsan wala. So, pag pinower on mo siya, may display. Pag pinower on mo siya, walang display. In-off mo siya, in-on mo siya, walang display. Pinower on. Basta ganun. Yan na ang issue niya eh. So, tingnan natin kung solve natin yung issue. Okay? So, shift natin sa HMI. Yan. Dapat ma-resolve natin siya. Yan. So, pinalitan ko na siya guys ha, ng IC. So, hindi ko na lang siya sinaw sa video para mas mabilis. Kasi maano to, mahirap ihinang, i-hot air. Pasin nyo kanina, ginigilig na yung kamay ko eh. Gutom na ako. Tapos ano, nangigilig na pati kamay ko eh. Ayan o, medyo pagod na kasi. Lampas na kasi sa working hours. So, power on natin. Okay, power on. So, let's check natin kung okay na siya. Para makita natin kung success ba ang ating repair. Oh, may display. So, power off ulit natin para malaman natin kung may display o wala. Okay? So, bukas na yung stress test nito, guys, ha. So, try ko na lang sa inyo. So, power off. Yan. Then, power on. Yan ka agad. Naito yung kamay ko, guys. Naito. Yan. So, yun naman natin ulit. Power on. Oops, hindi na pindot. Yan. Spinning. So, wait. Wait. Hands. Two hands. Yan. So, tingnan natin kung may display. Oops, may display siya, guys. May display. So, the problem, I think the problem is solved. Yan. This power up. Again. Okay. So, hands up. No skip. Okay. Power on. Again. Kasi yan ang problem niya eh. According sa customer. Ayan. Tingnan natin. So, tingin nyo guys. Solved na ba ang issue? Walang schematic. No schematic. No board view. So, nag-try tayo sa ibang... tawag dito. Nag-try ako ng... Doon sa plan ko, bumili ako ng schematic. So, yung plan ko guys, doon sa, ano siya, sa Tenexi Indonesia. So, 5,800 yung plan ko doon. 1 year. So, doon ako kumuha ng 3090. Pero ano siya, Eagle version, 24 GB. So, may difference naman siya eh. Tinignan ko rin siya guys, may difference. Pero yung version niya, isa lang yung parang yung may kahawig sa PCB, isa yung PCB niya na bago lang ng kunti yung ibang parts. Yung version ng
Vision Edition at saka ng Eagle Edition. So, dalawa kasi siya eh. Ayan siya. Ay, makita yung pangalan. So, pasensya na kayo guys. So, tinatago natin yung pangalan kasi, ayan. So, ito kasi ay 3090. Ang edition nito ay, dalawa kasi siyang edition eh. So, ito yung number. Yung number tayo. Number 416. 416, sorry. So, saan papakita yung edition? So, dito. Ayan. Ayan siya guys. Yan. So, ito siya, oh. Ano ba yan? Yan lang. Ayan. So, ito ay Vision OC 24GD. So, yung kinuna natin ay Eagle. So, ano ba to? Schematic na to. Check ko nga. Wait lang, guys, ha. So, Eagle. Okay. O, Eagle nga. Eagle siya. Eagle. So, yun yung ano niya. Difference. So, may pagkakaiba siya, guys, eh. Pero, yan, buti may plan tayo. May member tayo dun sa Indonesia Technics. So, nakakuha tayo dun ng board view ng ibang 3090. So, yan guys. Susolve siya guys. So, ang gagawin ko na lang dito ay may isa pang issue guys. Yan pala. So, kagaya nung una nating pagbukas, napansin mo yung sinabi ko sa inyo. Yung kabilang side ng GPU chip, yung apat na side na kanto. Ito. Tanggalin natin. Yan. So, patayin na natin ito at baka mag-power on eh. Ayan. So, itong side na to, yung 4 kanto na yan, so, walang thermal paste. Anong reason sa tingin nyo guys? So, ang problem niya, mali yung so, hindi ko alam kung nasira. Hindi ko alam kung bakit ito nasira itong IC na ito nandiyan sa dulo. Sa paglagay ng thermal pad o overheated VRAM dahil sa maling laglagay ng thermal pad. So, siguro ganun. So, hindi natin alam eh. Possible ganun siya guys eh. Ngayon, base sa sumali yung nilagay na thermal pad. Yeah. Saka medyo masyado matigas pati itong thermal pad na ito eh. Mas recommend ko sa inyo yung Arctic at saka yung yun pa lang kasi nagagamit ko na halos ginagamit ko palagi. Arctic at saka ODC. Thermal right. Yun kasi guys, napipirat. Yan. Ito kasi hindi siya napipirat gano. Kaya ito, angat yung ano, yung kanyang GPU chip sa dito. Tabingi. Nakatagilid siya guys kanina. Napansin ko. Kasi ito masyadong malaki. Din dito, iisa lang yung nakalagay. Yan. Iisa lang. Ito lang oh. Yung nakalagay dito. Ay, mas malaki to. Hindi kayang piratin. Ito kasi, may nakalagay dito. Ito yun eh. Thermal right. Yan o. Kaya siyang piratin. Yan. Yun yung pagkakaiba niya. Ito kasi madaling piratin to eh. Thermal right to eh. Ito yata hindi eh. Hindi ko lang sigurado. Pero iba kasi yung tingin ko. Yan o. Napipirat kasi. Yung thermal right o kaya ODC. Nagka-crack siya. One use lang yan. One time use. Yung kakaibahan. Yan. Napansin nyo, tabingi yung ano niya. Tapos yung side niya. Wala siyang thermal paste na pumupunta. So, madaling ma-identify. Kasi ang pag napirat ang thermal paste, siyempre, kakalat yan. Buong area. Kahit yung pinakadulo ng processor niya, ng GPU chip dito, magkakaroon yan. So, wala siya eh. Ayun, napansin nyo. Tapos, tabingi pati. Mapansin nyo, eto. Eto, mayroon siyang kita yung ano, yung ito, kita to. Ang tawag dito? Tanso, kita. Dito sa side na at sa taas, sa kabila, hindi. Gawa nito. Medyo matigas. So, yan. So, I think medyo malaki yung gastos ng customer dito sa GPU na to. So, expensive GPU naman to. Malaki lang yung magagastos niya kasi magpapalit ulit siya ng thermal pad. Call na lang siya ng technician, wala ko stock nito eh. So, maraming size ito yata. Saka yung size na ginamit, hindi ko alam eh. Yung original kasi, hindi ko naman nakita. Yun yung kasi mahirap na ang ginamit niya kasi is pare-paras ng size. I think magkakaiba po siya ng size. Kaya mahalaga kasi yung pag-ano ka ng GPU. Yung pagkabili mo ng brand nyo, may sizes po yun. Dapat alam nyo yung kung paano maganda. Gaya nito, itong banda dito guys, ay nakaangat itong dulo na to. Dito, so, ano nga eh, baka madali nga masira ang ano nito eh. VRAM. Buti walang sira yung VRAM. Pero hindi ko pa natin stress-test, ano. Hindi pa natin natatry sa games. Kung may sira to. Kasi nasisira din ang VRAM pag mali yung ginamit na thermal pad. So, yan yung mga napansin ko lang dito.
Pero sa ngayon naman guys, okay na, gumagana siya, it's working. 'Di ba? Sa kahit pa paano eh, nagpapasalamat tayo kahit no schematic siya, sa so, gumawa lang tayo sa ibang version. So, na-repair po natin siya. Yan. So salamat sa Diyos. So pera na naman. Puro sunod-sunod guys yung repair ko na RTX. So mapansin niyan pag nag-upload ako. Baka sunod-sunod na RTX na RTX series yung may upload natin. Sa so, talagang suki natin. Ang dami natin yung data sa likod. Mapansin nyo dyan. Tambak yun, guys. Nag 30 person na naman yan nung nakaraan linggo. So, dati 34 yan. Laging ganyan. Tambak ng patambak. So, ngayon, nag-iisa na lang ako din. Wala na yung technician na aking kapatid eh. Hindi na... So, ito, 10 minutes na agad itong extension ng video na to. So, pagdidikit-dikitin ko na lang guys yung mga video kasi may mga katayo. I think, maabutin to ng 2 hours. Sa bagay, bukas naman, na-symbol na lang ito din. Stress test na lang. Ayan. So, ngayon ay December 3. So, 7, 9, 7, alas 7 ng gabi, 19 minutes, PM. So, bukas. So, December 4 naman. Okay? So, ayan, hindi natin may tutuloy ng hanggang stress test. Kailangan natin kumain, then magpahinga. So, hanggang alas 6 lang po ako eh. OT na kasi. Okay? So, update ko kayo later. So, pasensya na. Putol-putol yung video natin, ha? So, pagtsagaan nyo, at least, nakikuha nyo yung techniques, yung idea, di ba? Kahit pa paano makakatulong sa inyo. Okay?